Panginoon'y darating kasama ng mga anghel, kailan may di magbibiling pagkat laging magniling ang liwanag niya sa atin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa atin pong pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong umagang ito, sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Ina ng Laging Saklolo, ganun din po ni San Nicolas, tayong lahat ay dudulog sa kanila. Hihingi ng kanilang pamamagitan kasama ni Santo Padre Pio upang ipagdasal ang lahat ng mga may sakit, yung mga nasa kanilang tahanan, yung mga narito physically at yung mga kasama natin sa pamamagitan ng ating FB Live streaming, lalo na po yung mga may sakit nating overseas Filipino workers. Nawa sa pamamagitan ng mga santong ito, kasama ng Mahal na Birhen, muling palakasin ng Diyos, pagalingin sa kanilang karamdaman ang mga namimintuho kay Santo Padre Pio at lahat ang mga sumusubaybay sa atin sa pamagitan ng Banal na Misa. Ating espesyal ding ipinagdarasal ang lahat ng mga miyembro ng ating pamilya na hindi natin kasama ngayon at yung mga humihingi po sa atin ng ating mga panalangin. Special prayer intention para sa mga kaluluwang namayapa na, lalo na yung mga namayapang mahal natin sa buhay na naghihirap sa purgatorio at mga kaluluwang wala nang nakakaalaala. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang, lalo na sa maraming beses na tayo naging madamot, magbahagi ng ating mga biyayang tinanggap mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ihangda mong lubos ang aming kalooban upang sa pagdating ng iyong anak kami ay matagpuan na karapat dapat makasalo sa masaganang hapag ng buhay. Sa kanyang pagdudulot ng pagkaing banal, kami naway maging mapalad na sa kanya'y makapakinabang sapagkat siya ang naglilingkod at namamagitan
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa bundok ng Siyon, aanyayahan ng Panginoon ang lahat ng bansa. Gagawa siya ng isang piging para sa lahat na ang handay masasarap na pagkain at inumin. Sa bundok ding iyon, papawiin niya ang kalungkutang nagahari sa lahat ng bansa. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahiri ng Panginoon ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ang kaniyang bayan. Kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kaniyang pagliligtas. Iingatan ng Diyos ang bundok na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Lagi akong mananahan sa bahayan ng Poong Mahal. Panginoong aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan. At inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. At sangayon sa pangako ng kaniyang binitiwan. Sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Lagi akong mananahan sa bahay ng Poong Mahal. Tayo po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Panginoon, nagliligtas sa ating darating tiyak, mapalad siyang makaharap. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nagbalik si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At siya'y umahon sa burol at naupo. Nagdatingan ang napakaraming tao na may dalang mga pilay, bulag, pingkaw, pipi at marami pang iba. Inilagay nila ang mga may sakit sa harapan ni Jesus at kanyang pinagaling sila. Namangha ang mga tao nang makita nilang nagsasalita na ang mga pipi. Gumaling na ang mga pingkaw, nakalalakad na ang mga pilay at nakakakita na ang mga bulag. At nagpuri sila sa Diyos ng Israel.
Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi, "Nahahabag ako sa mga taong ito sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Hindi ko ibig na sila'y paalisin gutom, baka sila mahilo sa daan." At sinabi ng mga alagad, "Saan po tayo kukuha dito ng tinapay na makasasapat sa gayong karaming tao?" "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" tanong ni Jesus sa kanila. "Pito po," sagot nila, "at ilang maliliit na isda." Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at mga isda at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad para ipamahagi sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog at nang tipunin nila ang mga tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Atin pong wine-welcome kayong lahat dito sa Pambansang Dambana, lalo na po yung mga nanggaling pa sa ibang bansa at nanggaling pa sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas upang makabahagi sa pagdiriwang ng Banal na Misa ngayong umagang ito at makapagdasal sa ating patron at deboto, mga deboto ni Santo Padre Pio. Ngayon pong umaga, ang ating mabuting balita ay kung tawagin ng mga nag-aral ng Banal na Kasulatan ay the second miracle of the multiplication of bread. Yung una ay nagpapahayag na nagpakain ang ating Panginoong Jesus ng 5,000 katao ayon sa pagsasaliksik ng mga dalubhasa sa Banal na Kasulatan. Ngayon daw ang pinakain ng ating Panginoong Jesus sa ating mabuting balita ay 4,000 naman. Kaya, second miracle of the multiplication of bread. At mapapansin nyo na may sequence ang kanyang ginawa. Una muna ay nangaral, nagturo, at nagbahagi ng kanyang karunungan bago siya nagpakain ng mga nagugutom. Tinuruan muna sila ng karunungan ng Diyos. At pagkatapos noon, ay pinagaling niya ang lahat ng mga may sakit, ang bulag, ang pingkaw, at marami pang iba. Natapos na ba doon ang ginawang mabuti ng ating Panginoong Jesus? Hindi. At dito ay nagpapakilala ang ating Panginoong Jesus bilang Diyos na walang pagod sa paggawa ng mabuti. Matapos niyang magturo, matapos niyang magpagaling, ano ang kanyang isinunod? Nagpakain naman ng mga nagugutom. Siguro kung karunungang pantao ang ating gagawing pamantayan, matapos magturo ng ating Panginoong Jesus, sasabihin natin, "Ako, tana." O di kaya matapos magpagaling ng ating Panginoong Jesus, sasabihin natin, "Ako, tana. Tama na, hanggang doon na lang. Umaabuso na kayo." Pero hindi ganun ang ating Panginoong Jesus. Wala siyang pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat nag-uumapaw sa kanya ang kabutihan. Sapagkat siya ang kabutihan. He is goodness himself. At ito daw pong
Katangian ito ng ating Panginoong Jesus ay nagmumula mismo sa kanyang puso. Ang puso na bahagi ng katawan ng tao na hindi nagpapahinga. Yun daw pong ating mata ay nagpapahinga pagka natutulog. Kasabay ng ating brain, kasabay ng ating tenga, kasabay ng ibang bahagi ng ating katawan. Pero mayroong isang bahagi na hindi nagpapahinga. Tuloy-tuloy ang pagtibok upang magbahagi ng dugo sa buong katawan at manatili itong buhay 24/7. At yan ay walang iba kundi ang ating puso. At ganyan din daw po ang ating Panginoong Jesus. Walang pagod sa paggawa ng mabuti 24/7. Because He is goodness Himself. And His passion is to help. His passion is to love. His passion is to share goodness. Kaya hindi nakapagtataka na sa kabila ng kanyang mga ginawa ng kabutihan, nung meron siyang nakitang mga gutom, hindi siya napigilang gumawa ng panibagong kabutihan bilang pagpapakilala at bilang pagbabahagi, hindi lang pagpapakilala, kundi pagbabahagi ng kanyang sarili, pagbabahagi ng kung sino at ano siya. Mga kapatid, bilang naghahanda sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, inaasahan sa atin na tayo'y magiging karapat-dapat. At paano tayo magiging karapat-dapat sa pagdating ng ating Panginoong Jesus? Walang iba kundi tularan ang kanyang pagiging mabuti, tularan ang kanyang walang pagiging pagod o tularan ang kanyang walang sawang paggawa ng kabutihan. Ang tawag dyan ay passion. At bilang mga Kristiyano na tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng binyag, hindi tayo dapat mapagod sa paggawa ng mabuti. Bagamat ang katotohanan, may mga pagkakataon sa buhay natin na pagod na tayong tumulong sa iba't ibang kadahilanan, inaanyayahan tayo ngayon na tularan ng ating Panginoong Jesus upang maging bahagi ng buhay natin ang pagiging walang pagod sa paggawa ng mabuti sa ating kapwa. Paano natin gagawin yun? Una, hingin natin ang biyaya. Magdasal tayo sa Diyos na ito'y maging bahagi ng ating kamalayan, maging bahagi ng ating pag-iisip, maging bahagi ng ating pagpapahalaga. Ikalawa, kapag naramdaman nating nasa atin ang biyaya, huwag tayong magdalawang isip, napiliin lagi ang paggawa ng mabuti. Let us make a conscious choice of doing good rather than doing evil. Kaysa sa tayo ay gumanti sa mga taong naiinggit o nagagalit sa atin, piliin nating unawain at mahalin sila at patawarin sila. Kaysa sa tayo ay magdamot sa mga bagay na sagana tayo, piliin natin ang magbahagi ng mga ito. Kaysa sa tayo ay mamuhi o magalit doon sa mga taong walang pakundangan na dinidisrespect tayo,
piliin natin na magpatawad at piliin natin na sila ay mahalin sa pamamagitan ng pananalangin sa kanila. Mga kapatid, tularan natin ang ating Panginoong Hesus na hindi napagod sa paggawa ng mabuti. Yan ang pinakamabuting pamamaraan ng paghahanda upang tayo'y maging karapat-dapat sa pagdating ng ating Panginoong Hesus ngayong tayo'y naghihintay sa Kanyang pagdating sa ating mga buhay. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maiyahay nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak at sa pakikinabang sa iyong pagtubo sa aming lahat. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Hesukristo na aming Panginoon. Siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang maisakatuparan o mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, o sana sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong natayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kahit sa pagitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya yon iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-aasang sila muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nasa I'm
sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan ng taliw sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananwikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumain yung lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, dito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
sa pagbalik mo. Nananabik kami sa'yo, o aming malulubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita magpakailanman. Pag-ibig mo'y ipakita, iligtas kami sa sadusa. Ihanda ang daranan ng aming manunubos. Jesus, inintay ka naming makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang isa sa gwapong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong mga handog. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Tayo po muna'y magsuupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa
para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Book na makikita sa paligid ng Divine Mercy Sanctuary, sa Main Church, sa Main Store at iba pang lugar dito sa Pambansang Dambana. Ito po ay bilang bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng datos at turismong pangsimbahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 10 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan lang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nagpupuri sa may kapal ang buong kalooban dahil sa kadakilan na ginawa niyang tanan sa kanyang kapangyarihan.